Going up kami today at gagawa kami ng bahay ni Mami. Doon na kami titira sa bundok. Hi Mami. All right. So dito na ako sa bahay na yung project namin. Ginagawa na itong pinaka papag sa kwarto. Ito yung mga ano to, 2.5 by 2.5. Ito yung pinakasala, mayroong hugasan dyan, may CR doon sa kabila. Una namin na itayo dito itong bubong para kahit na umuulan, hindi mabasa. Alright. Ito si Tio Noel sa yung ano dito, batikang skilled foreman dito. Okay, oh, tapos na yung structure, papag na kami ngayon. Rain or shine, ayan oh. Ngayon ang araw to, masisira din yung bakod niya nila eh. Aha. Masisira din yung bakod niya. Oo, bubuksan. Papahiwati ka na. Yung sinabi ko sa'yo. Siguro maninggol doon, wala kong tiyara. O yan, ganyan yung pagbibiyak ng kawayan. Kailangan may dalawa kang chisel. Pag pokpok ng isa, pokpok yung isa, open. Kunin yung isa, kabila naman. Pero bago yun yung gaganyanin, kailangan malinis. Kaya nililinis. Tinatanggal yung mga tinatawag na ano. Kasi baka matalisod. Kailangan makinis. Ayan yung craftsmanship na tinatawag. Ayan, nasa dulo na. Pangalahati na yan. Okay, so ito na yung update. Kanina cleaning up, ngayon naka-set na kami. So bawat bilog kinakailangan nililinis. Tapos may marking, ayan, para may sunod-sunod. Alam namin yung pagkakasunod para yung klebe niya hindi masyadong space, yung mga awang niya halos tikit-tikit pa rin. Kumbaga sila pa rin yung biniyak na magkakatabi, magkakaparehas. Medyo kakain ka ng oras dito, no? Pero pag natapos naman, sulit. Sulit na sulit na. Kailangan ng gumagawa nito hindi lang panday, kailangan marunong talaga sa ano. Sa bamboo, kawayan. Yan, so ilalatag na namin. Kung makikita nyo po, yung distance halos even, no? Hindi masyadong hiwa-hiwalay. At ito yung klase ng, ano tawag dito, Tio? Kawayan tinik yan. Kawayan tinik, makapal kasi ito, no? So may apat na klase ng kawayan, may bayog. Ano pa yung dalawa? Malaking walang tinik, tsaka yung buho, no? Buhog, bayog, kawayan na, basta ano to? Baito. Baito, yun. Baito, buho, bayog, no? Ito yung kawayan na makapal, no? Talagang ginagamit ito para sa papag, pampapag. At hindi na namin kinakailang mag-angkat kasi meron kami sarili, no? Pakikita ko sa inyo. So, ito yung isang puno, no? At meron pa doon sa kabila. Nagputol na kami ito. Yung gagawin namin papag.
papag dingding, pwede din, no? Marami pa yan, yan. May mga pinutot ako dito. Ayan. So, lahat ng kailangan namin dito sa bahay para magawa, eh, andito na sa mismong bundok, sa farm. Ayan. Ito ang aming engineer dito, si Engineer Rayman. Siya ang ano dito namin, Meralco at saka OADC. Ayan. Hindi ano yan, talagang kahit nakapikit basta may may sukbit. Basta may sukbit lang na sigarilyo. Ay, sir. Ayan. So, may kuryente na kami mamaya. May metro na kami. May submeter na kami. Yun. Alright. Rock and roll. Ito naman yung batikan kong mga ano, geodetic engineer. Rayson? At saka? Dito namin gagawin yung Pozo Negro sa gilid ng bahay. Tapos yung taas, esementohan para labahan na rin namin. Ayan o, laki na ng nabakbak nila. Galing. Ano o, dito namin tinaboy yung lupa. Okay, lumalapad na itong aming bed o. Kunting-kunti na lang. Mga dalawang puno na lang to. Tapos na. Magpapader na kami. Yeah. So electrical namin, almost done na rin. Meron na kaming ilaw dito, immediate. Okay. Tropa. Okay guys, dito na ako. Nakaupo na ako dito sa papag. Oh. Ayan. Oh. Habang namamahinga. Tatapos ko lang magbuhat ng ano eh. Ng semento. At saka sa mga bagahe. Oh. Ayan. Oh. Oh. Ayos. Oh. Alright. Ayan na, final. Nayari na namin at ito. Papader na kami.